There's nothing worth more that will ever come from. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen. Of the sweetness of love, when my heart becomes free, and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come fly. Your glory, God.
Magandang umaga po sa bawat isa at lahat po tayo dito ngayon at magsisimula pa po tayo. Bye.
na sama-sama ang bawat pamilya, O Lord. Nawa, O Lord, nawa pinagpala ko ang lahat. Bigasin po natin ang church purpose. Living worship, blessing Jesus, living by the Holy Spirit. Ang church declaration. We do the best to love God, to offer living sacrifice to God, and to serve people, and to reach the kingdom of God to better and to earth. Katayin po natin ang ating Lord's Prayer.
minsan pa tayo nalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na kami ay pinagsama-sama ko muli sa inyong mananatahanan upang ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon, upang ang aming mga kamay, ang aming mga labi ay magamit namin, Panginoon, para ikaw ay aming palakpakan, upang ikaw ay aming awitan, Panginoon, Lord God. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, tinataas ko po sa inyo, Lord, ang aming song leader, Panginoon. Lord, magiging mga baka, Father God. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ang magandang tinig, Panginoon, upang sa ganyan, Lord God, ay maawitan ka namin, Panginoon, at makarating sa iyong kaharian ng aming mga tinig, Lord God. Ganyan po, Lord God, sa mga manunugtog, sa instrumento, Panginoon, Lord. I pray, Panginoon, na naway walang mag-ingat lang, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, Lord God. Panginoon Diyos, tinatas po namin sa inyo, Lord God, ang oras na ito, Panginoon, ikaw ang maghari sa aming Panginoon. Puspusin niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, ikaw ang aming maitaas sa araw na ito, Lord God. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samagalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa piling mo
kahit tinalikuran ka ng lahat, tinalikuran ka ng din pati ng mundo, pero meron pa rin na nag-a-accept sa'yo kahit na feeling mo worthless ka na. So, let's give this time to say na with all that happening, we're still gonna praise Him and we're still gonna thank Him for what He has done for our lives. Thank you.
Oh.
Maganda yung ating mga katawan. Ano po? Okay?
So tayo ay magpapatuloy sa ating gawain para sa ating Panginoon. Masarap bang umawit? Okay. So talagang ang sarap umawit sa ating Panginoon. Ngayon ay patuloy tayo na pag-aralan yung ating pagpapasalamat. So pag-usapan natin ngayon, huwag magsasawa magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ano po? Huwag kayong magsasawa sapagkat hindi nagsasawa yung ating Panginoon. Na kung paano yung alon sa dagat na hindi napapagalo, sana tayo din. Ano? Kahit napapagod tayo, huwag natin kalimutan magpasalamat. Isipin nyo na lang yung bawat umaga na binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? So sa bawat pagkagising, isang bagay dapat ipagpasalamat natin yun sa ating Panginoon. Okay? So do not give tired of thanking God for everything. So isang magandang bagay po yun. Maging maayo o yung pag-uugali natin na tayo ay lang na magpasalamat. Okay ho? Okay? And then, keep in our hearts to always be thankful for what God has done for us. Pag sinabi pong mga ginawa niya, whether good or bad, so again, nang layo ang dapat ang natin gawin ay magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat sa kabuuan niya, yung kahulihan po niya, paparangalan pa rin natin ang Panginoon. Okay? Whether good or bad, yung nararanasan natin, lagi magpasalamat. Okay? Dahil may ginagawa ang Diyos sa atin sa ikabubuti, ikakaayos ng ating buhay. Amen po? Okay. So ang lahat ay aking pong inaanyayahan na tumayo. Buksan po yung ating mga Biblia sa Philippians chapter 4, 11 to 13. Filipos. So sa lahat ng mga sumusubaybay, kami po ay nagpapaabot ng pagpapasalamat sa inyo na patuloy kayong sumusubaybay sa gawain namin. God bless po sa ating lahat. Okay? Tayo po lahat ay tumayo at pakibukas po ng inyong Biblia sa aklat ng Filipos chapter 4, 11 to 13. We will read all together ng text natin. So, basahin mo natin. When Paul na he was in, siya po ay nasa bilangguan ng panahong ito. Okay? So, tayo pong lahat ay magbasa. So, 11 to 13. Uy, bisyan yung akin na kumuha. 4, 11 to 13. Narin na po kayo? Okay, tayo pong magbasa. 11. I am not telling you this because I need anything. I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happens. I know how to live when I am poor, and I know how to live when I have plenty. I have learned the secret of being happy at any time in everything that happens. When I have enough to eat and when I go hungry. When I have more than I need and when I do not have enough. I can do all things through Christ because He gives me strength. Let us pray. Panginoon, kami po'y naririto para ng God sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Lahat ng nangyayari sa buhay namin ay pinagpapasalamat namin, Panginoon. Masakit o sa masaya, nagpapasalamat kami, O Diyos. Gaya ng aming mga awitin, doon kami mapapagod magpasalamat sa inyo. Lord God, in every breath that has breath, praise the Lord. Lord God, naririto kami. Ayun yung magagawa namin habang kami ng buhay. Like Paul, in his ministry, na kung paano niya naranasan at iba't mga sari-saring mga bagay, Panginoon. Hardship, Panginoon. But, siya'y patuloy na nagpapasalamat at naglilingkod sa inyo. Sapagkat ang lakas na mayroon kami ngayon, taglay na mayroon kami ngayon, ito ay nagagaling sa inyo. Hindi ito galing sa amin, Panginoon. Sapagkat pag binawi niyo ito, wala naman kami magagawa. Lahat ng bagay ay mawala ng bisa, Panginoon. We thank you, Lord, for everything na ginawa niyo sa buhay namin. Salamat po. Pinupuri namin yung dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo pong lahat ay magagapo.
So again, sabi natin, do not give the heart of thanking God for everything. So huwag tayong magsasawa, magpasalamat sa Panginoon. So keep in our hearts to always be thankful for what God has done for us. Amen? Sa panahon po ito na binasa po natin, si Paul ay nasa bilangguan. Okay? So nasa bilangguan ito si Paul, siya ay nag-aalala sa mga taga-Pilipo sapagkat mayroong mga nagtuturo o maling aral na siya nababalitaan. So, again, na pag-usapan natin about ministry. What is your ministry sa Panginoon? Pwede nyo bang i-realize sa buhay ninyo, ano ba yung ating ministry? Ano ba yung ginagawa ko? Ano yung dito ako sa simbahan? Ano ba yung specific ministry na mayroon ka sa simbahan? Diba? Ano yung specific ministry, your task, your duties, your assignment here in the church? Na patuloy mo pa rin siyang ginagawa ngayon na hindi ka nagsasawa. Ginagawa mo yun dahil hindi ka na napapagod na magpasalamat sa Panginoon. Ito yung po dapat na malagay sa isipan ng nating lahat. Ano yung pinasimulan na ngayon ba'y tinutuloy mo o huminto ka na? Di po ba? Kung totoo si Paul, pwede sabihin niya, hihinto ako o samantalahin ko yung pagkakataon sapagkat ako'y nasa kulungan, so mag-stop ako sa ministry. Pero kung makikita niyo po ito, mga kapatid na ating binabasa, he never stopped. Tama po, he never stopped. He never give up doon sa lahat ng kanyang assignment. Pinanatili niya yun, even na siya ay naroon sa bilangguan, ay napakahirap gawin yung ministry. But again, nakakagawa po siya ng paraan kung paano niya gagawin yung kanyang ministry. Nag-usap kami ni Stermita, sabi ko, alam mo, yung tao, pilitin mo man ang pilitin pag ayaw niya, wala kang magagawa. Pero ang isang tao na gusto, at kahit pagbawalan mo, pupunta at pupunta niya sa simbahan. Kasi gusto niya eh. Di po ba? Kahit hindi mo palalahanan, kahit hindi mo magsabihan, ang isang tao gusto gawin yung gusto niya gawin para sa Panginoon, kahit sabi, huwag kang pumunta, wala kang magagawa sapagkat nasa puso niya ang pumunta sa simbahan o sa Panginoon. Tama mo ba? Wala kang magagawa doon kasi gusto niya eh. Alam niyo ito yung napakaganda kay Paul na hindi siya yung tipong nananawa sa gawain ng Panginoon. Nananawa ang pasalamatan ng Panginoon sapagkat alam niya na naranasan niya yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Yung pinasa natin kanina is learn kung paano po tayo maging kontento. Dito sa simbahan, hindi paramihan ng kung anong mayroon tayo, kundi kung paano ka makontento. Diba? Hanapin ninyo yung sikreto kung paano kayo maging masaya. Huwag yung hanapin dito kung paano mapupuno yung wallet natin. Yun na lang. Ang binagin po ni Paul. We are here now in the church. Ay hanapin natin yung kakontentuhan natin sa buhay. We're looking at. Tama po? Ang inaharap po natin dito walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, ano yung specific ministry ninyo sa simbahan pag kayo itinanong? Tama po? Kaya ito na ating binabagkita ito ay napakahalagang bagay. Okay? Sabi nito ni Paul sa talata na ito, uy, hindi pa nakalagay? Wala? Okay, sabi niya ni Paul na sa Philippians chapter 4 and 6, 7,
Sabi niya, do not be anxious about anything. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mababalisa sa anumang bagay. Kundi, ang gawin ninyo ay kayo magpasalamat. Tingnan niyo po, yung Philippians 4, 6, and 7. Di ba? So, isang magandang bagay sa buhay natin na tayo ay natutong magpasalamat at ano ba yung mga kabalisahan natin, ibigay mo sa Panginoon. But again, continue ka pa rin sa ministry mo. Pero marami na yung nagsasawa sa ministry. Sometimes, neutral na lang. Hindi na ginagawa yung kanyang ministry. So, paano mo ngayon pasasalamatan ang Panginoon sa ginagawa sa buhay mo? Ginagawa sa buhay mo. Di ba? So, as a part of a Christian life, part sa bahagi ka ng simbahan, what is your specific ministry na ginagawa mo pa ngayon? O yung ayaw mo na gawin? Di ba? Kaya sabi dito ni Paul, Paul endured a lot in his ministry. We will talk about ministry. Di ba? Then persecution, shipwreck, betrayal, all this time he learned the secret of happiness. He is not content only when he has what he needs. He learned to be satisfied even when he was hungry and very needy. Di ba? Natutunan ba natin na maging masaya lang tayo kung ano ang meron tayo? Nagiging masaya ka ba kapag mayroong pagsubok sa buhay mo? O nagiging masaya ka lang kung ikaw ay inaw? Dito ay naaral ni Paul kung paano maging masaya kung wala siya at kung mayroon siya. Naranasan niya ang magutom, naranasan niya rin ang magsagana. Di ba? Sa aming buhay at mag-isenyo ay matuto tayong masihan. Matuto tayong magpasalamat kung ano yung naririyan. Kaya laging tinutukoy dito sa simbahan kung ano yung nasa pagkainan ninyo, ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Huwag niyong papatakin yung luha niyo dahil yan yan yung pagkain niyo. Ipagpasalamat niyo dahil may pagkain kayo. Ipagpasalamat niyo kung bakit kayo ngayon mayroong kasuotang maganda. Kaysa sa iba na wala, pero nagpapasalamat pa sa Panginoon. Di ba? O yung mga taong natutulog sa gilid, ay dapat tayo lang nagpapasalamat. Thankful tayo sapagkat mayroon kang natutulog ng maganda, pero hindi ka makatulog ng maayos. Pero yung mga nasa kalsada, makita po talagang humahagong pagtulog. Di po ba? So, thankful tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul, napakaraming tiniis ni Paul sa kanyang ministeryo. Pag-uusin, pagkawasak ng barko, pagkakamulo. Pag naranasan po yung ministry, ito yung totoong ministry sa buhay natin. Pag naranasan niyo po yung ministry na tinutukoy ko po, tulad ni Paul, tulad namin, doon nyo lang mapapaliwanag kung gaano kahirap pala sa ministry. Ganun pala ang isang leader, ganun pala ang isang pastor. Madali lang kasi magbuka ng bibig para matikusin ang bawat mga leader o pastor. Madaling pintasan ang lahat ng pastor. Pwede niyong pintasan kahit ano. Pero hindi niyo alam kung ano ang tinitins niya sa ministry. Kaya huwag tayo basta-basta magpakawala ng salita na hindi natin naranasan. Naintindihan? Kaya nagtatanong ako ho sa inyo, what is your specific ministry? Pero kung hindi mo yan ginagawa, hindi mo talaga yung mararanasan. Kaya huwag tayo yung basta-basta pagsalita na lamang sa lingkod ng Panginoon, magpaparanak sa lingkod ng Panginoon na kung ano-ano yung mga salita na hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Sapagkat sa ngayon, napakadali na lang magpakawala ng salita laban sa kapwa. Hindi lang sa kapastor eh. Di po ba? Oh, dito sa Paul, makita ninyo yung kanyang pag-uusik, yung pagkakanulo, kasi na ministry, nasa ministry ng Panginoon. Hindi nyo maranasan yung pagkanulo at pag-uusik pag wala kayo sa ministry. Diba? Mararanasan nyo lang huya pag kayo ay nasa ministry. Kung ginagawa ninyo yung specific assignment natin, ninyo, mararanasan nyo kung may umuusik ba sa inyo, may humahan lang ba sa inyo, kasi nagmi-ministry ka sa Panginoon.
Pero hanggat hindi ka nag-involve doon sa ministry, paano yung mararanasan? Tulad ni Paul. Kasi sabi dito, sa buong panahon ito, nalaman niya ang sekreto ng kasiyahan. Alam niyo ba yung secret of happiness? Secret of joy? Tandaan, ang secret po mga kapatid, hanapin natin. Alam niyo kung nasaan? Nasa Diyos. Diba? Kung ikaw ay pumunta dito, tinaharap mo ang Diyos, mamaya pag-uwi mo, magkakaroon ka ng masayang puso. Pero pag iba, yung iyong pagpunta dito, hindi ka magiging masaya sa paglabas mo dito. Hindi mo nakuha yung secret happiness. Secret joy, secret gladness, hindi mo siya nakuha. Ano yun? Sabi dito, hindi lang siya kontento kapag mayroon siya ng kailangan niya. Natuto siyang mabusog kaya na siya'y gutom at lubhang nangangailangan. Natuto na po ba kayong sumaing sa kaldero na walang bigas? Natuto na din ba kayong kumain? Pinanalangin ninyo yung kaldero, minuto ninyo walang bigas, and yung inyong hinain, iyong hinain sa hapag, kumain kayo na ganyan din, na wala rin kanin. Natutunan nyo na ba kung pasalamat na gano'n? Tara na anak, kain na tayo. Saan ka napapauo, nakapagsahin na lang. Tara na anak, kain na tayo. Kunin mo na yung mga plato natin. And then, kukutsarain sa hangin. Di ba? Karanasan nyo na ba yun? Di ba? Yung support. Ipinapaalam niya lang yung ministry niya sa atin. Na nakapagpapasalamat pa rin po siya. Naranasan niya yung magutom. Naranasan niya na siya ay maging abundance. Nararanasan niya na maging masaya kung ano ang mayroon siya. Ikaw kapatid, masaya ka ba ngayon sa kalagayan niyo? Ano naman kami sasakay? Kasi trapo nga eh. Kaya pumunta kami dito sa may unahan, sa may Mercury. O di na pa debilis yung sakay namin. O eh, kung doon kami, nako, tagal pa doon. Ganon. So, bilis kami. Pagdating dito, bilis na nga ako, inunahan ko sa stream nila. Kasi si Mag Naomi naman yung ihatid ko. Kasi ang una kong inahatid si Magse, ang pangasusunod ay si Naomi. Naomi, sabi ko, parang bilis-bilis ka na. Iba yung ating tatakbuhin ngayon. Wala tayong sakay ngayon. Maglalakad tayo. Ako masaya doon sapagkat sabi ko, dito may experience ng anak ko kung paano naglalakad yung mga nasa bundok na estudyante. Ito si Tay. Sabi ko, mag bilis-bilis ka na. Lalakad tayo mula dito sa presya hanggang masino. Ah, di ba? So, ang bilis namin ni Nomi, sabi ko, sige, magalak tayo. Kinuha lang namin ni Nomi ng 15 minutes. Misa nagpapantay sa akin eh. Ako kasi mahilig ako maglakad. Mahilig ako maglakad. Kaya, sabi ko, eh, at least naranasan nila, kahit dito pa lang, maglakad. Papunta ng school. Di ba? Huwag kayong maawa sa anak niyo kung nakakaranas ng mga ganong bagay. Huwag niyo sabihin, hindi ko tayo paparanas sa aking anak kasi naranas. Mali yun. Maling pananaw yun. Naintindihan po ninyo? Mali yun. Dapat maranasan nila yun. Kasi minsan sasabihin tayo, ano maranasan yung anak ko ng ganito? Kasi naranasan ko na yan eh. Eh, hindi maganda yung ganyan. Bigyan yung pagkakataon, maranasan din nila. O, di ba? So, para malaman nila yung buhay. O, tama o? So, iyon isang magandang bagay sa mga nangyayari sa atin. Papasalamat kahit anong sitwasyon. Okay? So, okay. So, tuloy na tayo dito. So, how can we thank God? Never give tayo. Paano tayo magpapasalamat sa Diyos na hindi napapago? Okay. So, tingnan natin. Ano ang dapat natin ginagawa? Lagi yung titingnan. Ha? Ng Panginoon, hindi tayo niya pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Yan yung una. Iyon yung nasa isip ni Paul. Sapagkat may ministry siya, alam niya kung may makain man siya o wala, alam niya nasa ministry siya. At alam din niya na hindi siya iiwan ng Diyos ni pababayaan. Dapat alam din ng mga naglilingkod sa Panginoong Bagin sa simbahan, lahat ng membro, na kung nakakaranasan ni Paul, matuto pagkasyahin ninyo kung ano ang mayroon kayo.
yun ay pagpasalamat ninyo sapagkat mayroon kayong pinagkakasya, ang iba wala pinagkakasya. Tama ho? Isang malamang bagay po iyan. Sabi niya dito, let's learn to thank God because He never leaves us or forsake us. He never abandon us. He never neglect us. Di ba? Hindi niya tayo iiwan. Ang ito ay naghahanap po ng hari yung bayang Israel. For His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you a people for Himself. Amen, no? Ang Panginoon ay ganun. Di ba? Hindi siya marunong magpabaya sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak o mananampalataya. Okay? Noong panahon po ito noon. So, si Paul, inyong mapapansin na ano sa kanyang isipan na gagawin ko yung lahat, magutom ako, may makain o wala, may pamasahe o may pamasahe o walang pamasahe, kontento na ako. Masaya na ako. Di ba? May mga tao na hindi masaya eh. Mayroon lang pero hindi pa masaya. Malungkot pa. Mayroon lang tinanggap, hindi pa masaya, hindi pa kontento. Hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Pag-aralan nyo kung paano maging kontento, hanapin nyo yung sikreto kung saan tayo sasaya. Ang tao, walang kakontentuhan. Laging kulang. Sabi nga ng iba, wala lang nagsusubra. Sa totoo lang, mga kapatid, pinagkukulaanan mo ang pagiging Kristiyano kung lagi kang sasabi ng ganyan. Pinagkukulaanan mo ang Panginoon na nagbibigay sa iyo. Kung lagi kang sasabi, kulang, wala. Ikaw mismo yung nagpapatotoo na walang ginagawa sa iyo, Diyos. Which is maliw yun. Dapat nga nagpapasalamat ka eh. Kaya kay Minister Mika, sabi ko, huwag ka magsasabi na sabihin, walang pera. Pag may piso, pera yan. Pasalamatan mo ang Panginoon. Di ba? Kailan ba hindi naging pera yung piso? Kailan ba na hindi naging pera yung 25? Tingnan niyo po yung mga coins dyan na maliliit. Wala nang pakialam yung mga tao, pero tingnan niyo po yung kinukuha namin ang dami dyan. Porke may butas, bigay mo sa bata. Ayaw ko niya. Benching ko dyan mga maliliit, ayaw ng pulutin. Samantala ako dyan, nag-uwalis mo naman ako nakita, pinupulot ko. Diyan, may nilalagay ako sa maliliit eh. Alam nyo ba, pira yan, biyaya yan. Dahil yun yung size yung pagmarami na. Kinoon tinatanggap naman nila yun eh. O, di ba si Termita? O, di ba? Tapos sabihin natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. O, ilang beses na lang pinapalit yun si Termita, maliliit. May hala kayo kapatid. Yung kasi nasungin sa inyo dyan sa isip mo kung sa mga departments to. Pahalagahan natin yung isang maliliit na bagay. Pupuro yan sa inyo. Maging kontento tayo. Alam nyo, ang saya-saya. Di ba? Ang tao sa amin, yung mga singkong duling. Sa amin, hindi singkong duling yun. Biyaya nyo yun hindi sa amin. Alam nyo, pag pinapalit nyo doon, natutuwa pa yung kahirap. Oh. Maski ako natutuwa rin eh. O isipin nyo, magdadala kay Lip-Lip. Minsan kasi tayo, ma-pride eh. Mahambo. Kasi baka magdala tayo sa Lip-Lip, baka hirap tayo. Nako! Tanggalin ninyo yun. Hindi yan yung ugali ng isang Kristiyano. Porke ba, mayroon ka mga butas-butas na mga maliliit, ay wala ka na? Hindi ah. Pinahalagahan mo lang, yung biyaya, kahit maliit siya, sapagkat yan, pinagpagalan mo, pinagpagurat mo, na dapat mo, i-glorify ang Panginoon sa mga bagay na yan. Diba? Ang dami natin hindi nagagawa. Lagi lang tayo nakatingin doon sa malaki, sa maliit, hindi natin nakikita. Ayan, dami namin pareha. Gusto nyo maningin? Ang dami. Pulutin nyo kahit yung maliliit. Pag madami yan, pag kulang kayo, dalhin nyo doon. O, kalimbawa, may kulang kayo 10 piso. Hindi rin yung maliliit yung bigay ang tawag sa amin nun eh. Pag sinabing bigay, wala nga lang na pero sa akin mahal na yun. Di ba? Kasi ang bigay ko, wala kang mabibili. Tama wala na, Brother Ryan.
wala na. Pero opinion mo pa, ang bitsi ko niyan makakipo pa ng sampo, may kwenta na o wala? O, di ba? May kwenta na. Okay, kung inipog niyan, ayos na ayos niya. Okay? O, kaya ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Gamitin lang natin sa tama yung lahat tulad niyo. Okay? Ano ba yung sinabi sa Matthew 6:25? Tingnan nyo, and then 6:26. Tingnan nyo. Sabi niya, so I tell you, don't worry about the food or drink you need to give, or about the clothes you have made for your body. Life is more than food. Okay? And the body is more than clothes. Tingnan nyo yung 26. Tingnan nyo yung mga ibon na hindi nagpapagano pero pinapakanan ko. Nakita nyo po yung gawa ni Paul? Ito mga sipon, mapapansin po ninyo. Kaya sabi niya, natuto ako makuntinto. Diba? Natuto ako magpasalamat. Hindi ako magsasama magpasalamat sa Panginoon. Sa may makain o sa walangan, natutunan ko na yan lahat eh. Kung walang pagkain, kung wala kang makain, ano ang dapat mong gawin? Diba? Ako, noong panahon, pag wala talaga akong pagkain na makain, okay? Di ba napakilala na ako sa inyo dito na ako ay isang broken family. Kung wala akong makain nun, alam po kung ano, alam po ninyo yung takbuhan ko. Kung wala talaga akong makain, pagkain, pumupunta ako ng gripo, tubig. Di ba? So, lagi lang isang tubig. Alam yung tubig, basarap sa katawan. Di ba? Isa niya na magpapalakas para sa iyo. Sigurado, sa panahon ng siya sa ministry, kung wala talaga siyang makain, tubig ang kanyang iinumin. Para malagyan yung kanyang sikmura at muli siya mapalakas. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid yung sinabi ni Jesus. Di ba? So I tell you, don't worry about the food or drink you need to eat. Di ba? Kung hindi, alam na natin tulad ni Paul, doon sa binasa niya, naging inap ang lahat eh. Naging contento ka. Or about the clothes you need for your body. Life is more than food. Okay? And the body is more than clothes. Kung yung mga hayop na ginawa niya at pinapakain niya, tayo pa kayo na pinapakain ng Panginoon. Yan ang yung prueba na dapat tayong pasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi marunong magpabaya at hindi po siya nag-aabandon ng tao. Amen? Pangalawa, mga kapatid, sabi niya ay matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay dahil yun ang gusto niya. Oh, no question na po yun. Yun na talaga yun. And every event of our life. Tama ho? So, lagi tandaan ninyo mga kapatid ito na ano ba yung kalagayan natin lahat, sabi niya, let us learn to thank God for all the events in our lives because that's what He wants. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay dahil yun ang gusto niya. Alam niyo yung bawat ang nangyayari, every event. Mahirap talaga. Kaya, dahil bagyan sa mga nangyayari sa atin, ay hihinto tayo magpasalamat sa Panginoon. Tingnan niyo, mayroon akong ikikwento sa inyo dito mga kapatid. Isang magandang istorya ito sa Book of Jonah. Punta po yung Book of Jonah, chapter 4, verses, and the following verses. Sabi niya, the Lord made a plan, grew quickly up over Jonah. Mabilis po siyang tumubo. Okay? And one day, ang bilis na kalang lumaki. Kasi ang patubog po sa kanya ay ang Panginoon. Okay? Which give him shade and help him to be more comfortable. Jonah was very pleased to have the plan. Sino ba yung gumawa? Sino gumawa? Ang Diyos. Pinalangin niya sa buong pagkapon. Sa buong araw. Ulitin ko mga kapatid, magpasalamat tayo sa bawat nangyayari sa buhay natin. Every event of your life.
Wala kang dapat ikagagalit, wala kang dapat ikalulungkot, sapagkat lahat ng mga nangyayari ay nanggagaling sa Diyos. Ang lilim na ito, nagbigay ng lilim dito kay Jonah within the whole days. Pinaranas ng Panginoon yung grace niya kay Jonah. Okay? And then another day, ano nangyari? Ano nangyari po dito sa plant? Doon sa another day, nagpadala ang Diyos na anong pinadala? Anong pinadala ng Panginoon? Uod para sirain ang halaman. Kung kayo si Jonah, ano kaya ang pakiramdam? Andun ka sa maaraw na lugar na talagang sobra ang init. Tapos, ang Panginoon ang pahayag mo ng isang araw, buong araw lamang, ikaw ay natuwa, masaya ka sa pagkat gumawa ang Panginoon ng ganun. Pero kinabukasan, sinira ng uod na pinadala ng Panginoon sa palagi ninyo ano mangyayari? Mainit. Yes, mainit. Ano yung magiging condition ng ating pag-uugali nito? Alam nyo, itong talata na ito ay pinaalalahan ng kakapatid ng Diyos at ako. Ang Panginoon yung nagbibigay para sa ikasisila natin. Pero ang Diyos din ang babawin nito at tatanggalin sa iyo. Nasihan ka, pero nung tinanggal, ikaw ay nagalit. Maraming mga taong dito ngayon. Maging aware tayo sa bawat event ng buhay natin. Masaya siya noon. Lord, thank you. Sapagkat sa sobrang init, may lilim ako. Nakatulog ako, mahigit na ganito. Nung tinanggal ng Panginoon, nabalintan na yung pangyayari. Ano na po? Nagalit na po si Jonas at ang sabi niya, gusto ko na. Ano sinabi? Kung nagpuntan niyo po yung aking sinasabi sa inyo. Ano sinabi? Gusto ko na mamatay. Di ba? Sabi ng Panginoon, Jonas, saan ba yung kinagagalit mo? Sino ba yung pag-ugunit ito? Iyan ko. Sino yung pumatay siya? Alam niyo kung ano yung pinare-realize dito ng Panginoon kay Jonah? Yun ako ganyan yung nararamdaman mo ay ako pa kaya, sabi niya ng Panginoon. Kung ako ay nagmamalasakit, kung ikaw ay nagmamalasakit sa puno na yun na nawala sa iyo, ako din ay nagmamalasakit sa mga tao ng mga sana ni baby. Sabi ng Panginoon. Di ba? So ibig sabihin, ang Panginoon ay mayroong gustong iparamdam sa atin in every event of our life, na dapat mong pinagpapasalamat sa Panginoon, na dapat mong ikagagalit, dapat palitan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat pinaranas sa iyo ng Panginoon, yung biyaya niya, ang nangyari lang, ay kinaumagahan, ay pinasira sa uod. At dito mo makikita kung sino ang tao, o sino yung personalidad, ang ating mga ugali kung sino tayo. Marunong lang tayo magpasalamat pag ikaw ay nasisiyahan. Pag ikaw ay nabibigyan. Pero pag yun ay nawawala sa'yo, ikaw ay nalulungkot, nagagalit sapagkat wala ka. Yan yung totoong nangyayari sa buhay ng tao. Di mo ba? Kaya sabi ni Paul, ako ay natutunan mo makontento eh. Natuto ako magpasalamat sa Panginoon sa may lumating sa mawala. O may mawala man sa akin na mayroon ako ngayon at nawala yun, napasalamat ako sa Panginoon. May lumating naman ang Biblia dito, ay napapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo ba kung sino yung nagbibigay sa atin ng magandang katawan? Alam niyo ba kung sino nagbibigay sa iyo ng hininga? Alam niyo ba kung sino yung nagbibigay ng pagkain sa iyo? Alam niyo ba kung sino nagbibigay sa iyo ng tubig? Alam niyo ba kung sino nagpapasikat ng araw? Alam niyo ba kung sino yung nagpapalubog ng araw? Lahat po niya na binagin ko po mga kapatid.
nanggagaling lahat po yan sa ating Panginoon. Wala kang karapatan magalit sa Kanya kung bawiin mo niya yon o hindi. Tama ho? Dahil satisfied is doon na, masaya-masaya, kontento-kontento sapagkat pinaya mo kasi mainit, pero nang sinira ng Panginoon, doon niyang nalaman na mayroon palang ugaling hindi maganda pa si Huna sa kanyang puso. Di ba? Huwag kayong malulungkot kung mayroon mang nawawala sa inyo, sapagkat lahat ng yan ay mayroon po kinalaman ng Panginoon. Every event of your life, again, bagay ko pagpasalamat ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano man expression ng buhay natin. Amen? Okay, pangatlo. Sabi niya sa pangatlo, let's learn to be content with what you have so we can thank God. Matuto tayo makontento sa kung anong meron kayo tayo para magpasalamat tayo sa Diyos. Tama po? Minsan, pag may dumating sa atin, ito lang. Kulang. Sino dito sa inyo yung may asawa pag-uwi ng bahay, ibinigay ng asawa yung pera, tapos nakatamimik pa rin? Yung asawa. Sana naman, mapasalamatan nyo na muna asawa nyo kung may dinala sa bahay nyo. Hindi yun, kulot-noo pa rin kayo. Sabi, ano ba yan? Bakit kulang? Saan naman yun ba yan? Kung pangangailangan din naman yung asawa nyo, may binibili din siya sa kanyang sarili. At huwag nyo na yung pagdududahan. Baka mamaya, yung binili niya is yung ulor niyo pa. Alam niyo yung ulor? Alam niyo yung ulor? Sa amin sabi ko, ulor, pabango. Baka may pabango pala na binili sa'yo, tapos nauna na yung paggalit mo sa hindi ka na napagpasalamat. Marami nang nalito din sa namisis na ganito eh. Anong brand sa to? Pag may inaabot ka ba kayo, sister, ano, napapasalamat siya? Nakangiti lang. Nakangiti lang. Pag nakangiti lang yung asawa, kahit hindi na magbukas ng bibig yan, magpasalamat kaya ng brand na yan. Alam niyo, ang ganda kaya pag nagpapasalamat kasi sa isang bagay. Subukan niyo minsan magpasalamat. Huwag minsan palagi yung pasalamatan asawa niyo magsisipag niya sa pagtrabaho. Pero huwag niyong pasalamatan pag alas sa bahala yung magbigat yung loob. Kahit pag huwag magbigat yung loob, hindi mo na magpasalamat yung misis ko. Pero kayo mga lago, huwag kayo maghanap ng iba para kayo magpasalamat sa iyo. Ano, huwag naman. Kundi, sikapin niyo mga babae magpasalamat. Ano? Okay, so sabi niya, let's learn to be content with what you have so we can thank God. Okay, matuto tayong pasalamat at makontent. Ito mga kapatid. Sa larangan na Kristiyanong pamilya, ito. Sabi ni Paul, doon kay Timoteo, chapter 6 hanggang 7. Basahin natin. Sabi nito, sa binabanggit, sapagkat tayo naman ay mga Kristiyano eh, pwede pong pakibuksan yung talaga sa 1 Timoteo chapter 6 to 7. Ang sabi nga, serving God does make us very rich if we are satisfied with what we have. Ang totoo talaga mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay nagpapayaman. Kung ikaw ay nasisihan kung ano yung mayroon. Tama po? Oh, and then sabi dito, we brought nothing into the world so we can take nothing out. Ibig mo ba? So, sa panahon po, yung sinulat po itong aklat na ito, sinabihan niya po dito kay Timoteo. Totoo, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay tanggal nagpapayaman yun eh. Nagpapayaman yun kung talaga ikaw ay nasisiyahan kung ano ang mayroon ka. Tayo ay narito, nawalan dala, at babalik tayo din, nawala, dala. So, be content what you have. Tama po? Ang paglilingkod natin sa ministry, bakit ka narito? Narito ka ba para hanapin ang Diyos? O narito ka para hanapin mo kung paano kayo mama? Alin sa dalawa? Pumunta ka ba dito na hanapin ang Panginoon? Isang tabi natin yung lahat ng bagay na iniisip mo pa pumapasok ka lagi sa simbahan. Ang layunin mo kung bakit ka pumupunta dito sa simbahan ay pumasok ka dito
para ikaw ay umaman sa biyaya sa presensya ng Panginoon. Tanggalin mo muna kung ano yung iniisip nyo na pupunta ko sa iba kasi yayaman ako dyan eh. Hindi ganun. Ano po? One time, hindi siguro na nakarami ko nagsabi ako sa iyo. O baka na nakarami ko, ito. Bakit ka pumunta sa simbahan? Ginagamit mo ba ang Diyos o nagpapagamit ka sa Diyos? Saan kayo sa dalawa? Diba? Ginagamit ka ba ng ginagamit mo ang Diyos para sa iyong sarili? O nagpapagamit ka talaga sa Panginoon? Ito mga kapatid sa ating binasa. Sana sa bawat punta natin dito sa simbahan, ang tanging layunin natin dito ay magkaroon tayo ng kukuntintuhan kung bakit ikaw ay naririto, ay mag-uusap tayo tungkol sa Panginoon, hindi sa pera, hindi sa mga bagay-bagay, kundi narito tayo para pagyabungin yung ating pananampalataya. Tama ho? Hindi po natin isa sa tabi, ngunit sa pagkakataon katulad dito, we are here, na tayo nagsasama-sama dito, fellowship, encouraging each other, para mapayabo yung buhay natin pananampalataya. Tama ho? So narinito tayo dito, ay dapat matuto tayo makuntento. Okay? So sabi ni Paul, dito sa binanggit niya sa atin, and in 7 sa Hebreo 13 verse 5, anong sinabi? Keep your life free from the love of money. And be satisfied with what you have. God has said, I will never leave you. I will never abandon you. Di ba? Isang tabi na muna natin yung mga bagay na gano'n. Narito tayo para tayo ay mapalago ng ating Panginoon. Di ba? Nasa simbahan tayo ngayon iniisip. Hindi kaya si Brother Michael. Ano kaya? Bakit matulog yung security kapalitan ko ron? Bakit na yung lalaki? Habang ikaw ay narito, may ginagawa naman ang Panginoon. Pwede mo natin palagpagan ang Diyos? Di ba? Tandaan mo mga kapatid na habang ikaw ay narito sa simbahan, mayroong ginagawa ang Diyos na hindi mo nalalaman. Tama? So, praise para sa iyo. Matuto ko lang magpasalamat. Narito ka para ikaw ay magpasalamat sa Panginoon. Okay? And then, panguli. Pang-apa. Matuto tayo magpasalamat dahil sa pamagitan niya na nagbibigay sa atin ng lakas. Ito, kapatid, ang maganda. Tingnan nyo. Ang isang tao, pag magkasakit ka, wala kang lakas. Tama, Brother Ryan. Pag wala kang lakas, makakapagtrabaho ka. Hindi, di ba? Pag mahina ka, mayroon kang magagawa sa iyo yung pera. Mayroon. Para ikaw ay pagamon. Pero sana, inambang yung pera na yan para ikaw ay muli mapanabalik. Kailan ba nagkakaroon ng halaga yung pera? At kailan ba nawawala ng halaga yung pera? Ang Panginoon, sa may pera o sa wala ka, mahalaga ang Diyos para sa iyo. Tama ho? Anong sinabi po dito sa ating pangapat? Let us learn to be thankful because it is through Him who gives us strength. Ito yung problema. Pag dumating yung araw na pagkaitan ka ng Panginoon ng lakas, may magagawa ka ba? May magagawa pa ba tayo? Wala tayong magagawa. Sapagkat yung pinaghugutan ng ating lakas ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Siya yung source ng ating lakas. Lahat ng mayroon tayo, sa kanya ay nagmumula. Kung kaya kailangan mo na magpasalamat sa Panginoon. Sabi po ni Paul, sabi niya sa 4:13, I can do all things through Christ. Yan po yung kanyang sinabi ho riyan. Magagawa ko ito sa tulong ng Panginoon. Kung bakit ako malakas ngayon, dahil sa Panginoon. Hindi dahil malakas siya dahil sa kanyang sarili. Galing, hindi ho ganun. Ano ho? Sabi niya dito, I can do all things
things through Christ because He gives me strength. Tandaan, yung lakas natin bakit tayo nakalakad papunta dito ngayon. Galing ka sa bahay ninyo, nakarating dito, nakatayo ka. Tama? Kasi nagagalit siya. Kasi talaga, yung pinagmumulan talaga ng lahat na mayroon tayo ay nagagalit talaga sa Panginoon. Tama ho? Ayun ang sabi dito sa 2 Corinthians 12:9. But it seems to me my grace is enough for you. Okay? Si Paul po din po ito sinabi niya sa mga taga-Kurinto, when you are weak, my power is made perfect in you. So I'm very happy to brag about my weaknesses. Then Christ's power can live in me. Tama? My grace is sufficient for you. Okay? So lahat tayo, tandaan, nakita niyo naman siguro yung mga tao na pag nagkukulangan na po ng lakas. O, di ba? Kaya, thankful tayo. Magpasalamat tayo lagi. Dahil nakakalakad ka, huwag mong abusuhin. Pangalagaan mo yan. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng lakas, hindi mo talaga yan, hindi talaga yan sa'yo. Ang masaklap nito yung nagdadala. Sasabihin na, depende na yan sa nagdadala. Totoo yun. Kaya dahil dyan, yung lakas mo kapatid, yung ginagawa mo ngayon, magpasalamat ka dahil nagagaling yan sa Diyos. Tama ho? Mula kanina, nung ikaw ay nagising, naligo, nagbihis, hindi ka naman magbibihis pag mahina ka. Hindi ka naman makakaligo pag mahina ka. Diba? Kadalasan nga, pag wala kang lakas, humihingi ka ng tulong, tulungan mo hindi ko kaya. Kasi mahina na eh. Magpasalamat sa kapatid sapagkat nakikilos ka ngayon mag-isa na wala ka pang kasama. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na kumilos na kaya mo pang gawin yung sarili sa iyong sarili. Pero may mga tao ngayon hindi na kaya gawin sa kanya mismo sarili. Tama ho? Kaya ang umasa sa Diyos ay isang malaking bagay. Okay? Sa ating pamuli, mga kapatid, sa ating pagkatapos, we'll learn to be content. We will never be tired of thinking of God. Okay? Simple lang ang mensahe ni Paul sa atin. Alamin mo yung ministry mo sa Panginoon, huwag kang mapapagod. Magpasalamat sa Diyos. Kung alam niyo na ngayon yung ministry ninyo, trabahuin ninyo para lagi kayo nagpapasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Pag hindi mo siya trabahuin, hindi mo malalaman talaga yung ministry. Amen ho? So, salamat sa Diyos sa mga talata na ating napag-aralan at naway, alam ano man yung kalagayan natin sa buhay, ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tulad ng dagat na hindi napapagod, sana tayo man din ay huwag tayong mapapagod sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kung mayroon ang masama ang pakiramdam o mabuti man yung pakiramdam, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito muli sa inyo at nagpapasalamat na huwag kami yung magsasawa na magpasalamat sa inyo. Huwag kami mapapagod sa pagpapasalamat sa inyo. Maraming pwede kami ipagpasalamat sa inyo, Panginoon, na huwag namin ipagkakain. Panginoon, turuan niyo kami at masuklian naman din namin kayo, Diyos, sa mga ginawa ninyo sa buhay ho namin. Salamat sa lakas, sa energy na binigay niyo sa amin lahat sa araw na ito. Kaya kami ngayon ay narito, Panginoon. Salamat sapagka ang kalakasan namin, kayo yung nagsusuplay ito sa amin, Panginoon. Araw-araw, hindi kayo napapagod. O kaya, huwag naman din kami mapapagod sa pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Uli, tinataas namin ang kanilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi namin. Amen. So maraming po salamat. At ngayon ay mayroon po tayong banal na hapunan. Tuloy na po tayo. Ano po? So, sabi po dito sa ating babasahin sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo, sabi niya,
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nang gabi siya ay pag-arulog, ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpreparaso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang pagkutipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sa ngayon, ang lahat ng mga pagkukumunyon ay ang nabautismuhan. Kung galing man kayo sa ibang simbaw na nabautismuhan at narito kayo, pwede po kayo pagkumunyon. Pero pag hindi pa po, ay hindi pa po pwede magkumunyon, yung hindi pa nabautismuhan. Amen po? So yun lang po ay paalala sa mga baguhan. So manalangin tayo bawat isa sa ating mga sarili. At ano man yung ating mga nagawa sa Panginoon ay pwede naman po tayo humingi ng kapatawaran para sa kanya bago tayo mag-bid ng communion. Okay, let us pray.
natin yung mga hawak natin pinagpala. Ito ang aking tinagapos sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon na ang gabing siya ay pagkanulo ay lumapot na ang tinapay. Nagpasalamat at preparasyon ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa atin. Manatim po natin, hawakan mo na lang ang tayo ng Diyos. Narito Diyos ang simbolo ng iyong katawan ng mga hawak po namin. Itong tinapay na ito Diyos, pagpalain niyo na magbigay ng kapusuga physically sa bawat isa. Mapanauli o Diyos yung lakas namin Panginoon ng pag-ilipon. Physical ng aming mga pangatawa na ginagamit naman din namin pa yung mga pagkakitin sa mga buhay. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong katawan na binigay para sa amin lahat. At pagpalain niyo yung mga hawak natin tinapay na ito Diyos ay simbolo ng iyong katawan namin. Pagpalain niyo na ito Diyos, simbi kapusuga namin Panginoon. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po. Kaya din naman, matapos maghapunan ay hawakan niya ang sarap sinabi. Ang sarap ito ang pagkukipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alakala sa akin. Tayo po. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po yung nahawak ko ng inumin na bilang simbolo ng iyong dugo, Panginoon, na siya naglinis sa aming mga katawan na makasalanan, Panginoon. Sa pag-inom namin ito, Panginoon, ay lumako ito, Diyos, sa bawat lugar namin, Panginoon. Bawat dinadaluyan ang aming mga dugo, Diyos, upang kami lahat ay mga linis. O Diyos, kinikilala po namin ang iyong kamatayan at kung muling kong babalik, Panginoon. Pagpalaan niyo ang mga awal namin ngayon ito, Diyos, maraming maraming po sila. Pinupulin po namin ang iyong nagkilang pangalan, tayo pangalan ng Jesus. Amen. Sabay-sabay po namin. Amen. Hindi po ako may kasalanan po niyan, may magdala. Magdala po muna tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pag-alaala po namin sa inyo. Salamat po ng marami sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Parang pagkakasalanan. Hindi naman talaga yan, kahit may mga klaseng wine naman po, ito talaga ay pag-communion naman na ito. Huwag niyo akong sisihin yung nagdalaw. Ang tikom ng mga kamay.
35. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng mga salita. Yeah.
yung ating topic ngayon, magpasalamat kahit tayo'y wala, sa ganahan mo. Sana ito'y magamit natin sa pang-araw-araw. Yes, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, amin pong kinikilala ang iyong maliwagang presensya, makatotohanan at makapangyarihan. Kaya naman Lord, amin pong binubuksan ang aming pong pagkatao, isip at kalooban, upang kayaan ang iyong presensya Lord at kumilos sa aming buhay. Maraming salamat Lord, ito po ang aming kaloob sa ng bawat isa at ito sana'y magamit sa pang-araw-araw at sa pagpapanago ng aming bahay sambahan at sa pananambahan ng bawat isa Lord at sa kayong ibang hindi po nakapagbigay sana Lord sa susunod na pagkakataon sila po'y makapagbigay na po Lord. Maraming salamat, ito po ang aming sagot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
sa may makain o sa wala, kami ay magpapasalamat. Ang lakas namin, Panginoon God, ay nagagaling sa iyo. And every minute of our life, Lord, magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat yaon yung nararapat, Diyos. Lord, pinikilala namin and we acknowledge your presence, O God, in our midst, O Lord. Lord, maraming po salamat. Lahat na nalilito, mga bata, kabataan, mga matatanda, pagpalaan yung bawat isa sa kalusugan, sa pag-aaral ng bawat mga kabataan, sa bawat mga gastusin, ng bawat mga magulang, patuloy yung pagkubay ng bawat isa. Sa mga kapatid namin na sa ibang lugar, ng pagkansa, Panginoon, ng Brother Principals, Pstr. Lucky, Pstr. Eileen, Pstr. Johan, kay Angelo, Pstr. Agabel, Panginoon, mga relatives sa aming mga kapatid na roon, piliin namin ng Diyos ay patuloy na pagkakamay, I'm
Sige, tawagin po natin yung may kaarawan. At saka yung bisita natin. At saka, sino yun? Si Brother Geraldine. Sana po, saan din sino yun? Ano po yung may birthday? Mr. Juby Villarpez, Andrea Alag, and then Rishin Robles. Ano po? Nasaan yung may, ano? Sino po siya? O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aming bisita na umatin po siya. Salamat o Diyos kapagkat siya ay pinagpala po ninyo. Salamat sa nag-imbita sa kanya. At alam namin kung hindi dahil Diyos sa inyo ay hindi po siya dito nakarating. At naway ang kanyang mga natutunan, aral Panginoon, ay kanyang mga isang buhay o Diyos. Salamat sa aming panalo at sa aming mga kapatid na may karawang, Jubi, mga bata, Panginoon na narito, Sister Shield, O Lord, patuloy namin sa iyo na pinagpapasalamat ang buong tao, yung karawan na yung pinagkaroon para sa kanila. Maraming maraming pong salamat at ang nais po namin ay ang kanilang pagpapatuloy sa paglilingkod. Maging mga bata ito, Diyos, Lord, salamat Diyos at magandang pangangatawa, kalusugan na yung patuloy na igawan po para sa kanila. Salamat po Diyos at itong taon na ito, ay punin niyo na po Diyos na kapala at patuloy ko yung magpakahayag sa kanilang mga buhay. Maraming maraming pong salamat at kung pinagkakatiwala na po sa inyo ang lahat nito sa tayong pangalan ng Jesus ang lahat ng sa inyo. Amen. Okay. So, bago natin tawagin ay, ano na ba? Yung nalalapit na ating Hagay Mass ay December 2nd week. Okay po? So, sa iba pa mga piling ano po, announce ay kay Sister Bernali na lang po. Next week is schedule po sa general service po si presider po si Sister Marilyn, floor manager Sister Saima, prayer for worship Brother Sakur, prayer for tithe Sister Alvin, sa music team naman po song leader Sister Jamaica, backup Sister Shaira, Sister Rita, si Sister Princess. Sa drums naman po si Brother Derek. Sa guitar, si Sister Noemi, Sister Ella, and Sister Camille. Sa keyboard po, si Sister Maxi. Sa lead operator, si Sister Janine. Technical operator po, Brother Alan, Brother Kirby. Tapos sa picking po, Solihong Family po. Ito na po nagtatapos ang ating gawain. God bless po sa ating lahat. Sandali lang ha. Sandali lang magkakataon po pala. So mamaya may practice lahat ng backup lahat mga iusong leader at gagamitin ay papractice po kayo kasi pag Saturday, hindi po pwede gano'n lang yung practice natin. Kaya mula mamaya, lahat ng nabanggit po dito ay pupunta mamaya. Okay, liban nun, ay nais ko po sa inyo na ipaalam at ipabati lalo na sa mga baguhan na pwede na pong magamit dito. So, yung ating program po dito, pag sinabi ko opening prayer, yung presider natin, ano po? Ang